Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa ahkamul janaza, sumulod na kabanata o sumulod na usapin, natapos na natin nung nakaraan yung waktu sala alil mayit wa fadluha wa kayfiyatuha. Ang oras ng sala ng janaza, kainaman nito at ang kaparaanan nito. Ngayon inshallah, al-mas'alatu sabi'a, hamlul janazati wassiru biha. Ang pagbuhat sa janaza, hamal at sir, ito na yung yung pagdadala ng janaza. Yusannu ittiba'ul janaza wa tashi'iha ilal qabr. Sunna ang pagsunod sa janaza, ibig sabihin yung pakikilibing, ito na yun. Yung ittiba'ul janaza, kumbaga susundan mo ito patungo sa libingan. At yung tashyi na tinatawag, ito na naman yung pagsama sa mga tao na papunta doon sa janaza. Ibig sabihin, kumbaga magkakasama kayo na pupunta sa sementeryo, sabay-sabay, magkakasama, tashyi. So galing din dito yung salitang Shia, ibig sabihin nga ng salitang Shia ay kasama. So magkakasama kayong pupunta. Katulad ng ginagawa ng kufar. Di ba kapag may lilibing, so merong karo ng patay, tapos nakasunod sa kanya yung mga tao. So ganun din sa Islam. So yun ay sunnah. Yun ay sunnah. Siyempre matatalaki din natin na napakalaki ng pinagkaiba ng janaza ng mga Muslim sa ugali ng mga kuffar o tradisyon ng mga kuffar sa kanilang paglilibing, pagluluksa, paglalamay at iba pang mga bagay. Sa merong hadith iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, man syahid al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat. Nabanggitan yung hadith na ito nung nakaraan. Sino man ang makasaksi sa janaza hanggang sa ito'y mapagsalahan. Ibig sabihin, dumalo ka sa salatul janaza hanggang sa matapos ito, meron kang gantimpala na isang kirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu kiratan. At sino man ang dumalo muli hanggang sa ito'y mailibing. Ibig sabihin, nagsala na siya ng janaza, tapos sasama pa siya sa paglilibing, makikilibing pa siya, sa kanya ang dalawang kirat na gantimpala. Kila wa mal kiratan, at nagtanong mga sahaba, ano yung dalawang kirat? Kala, mitlul jabalainil adimain. So yung dalawang kirat ay katulad ng dalawang malaking bundok. Siyempre isang kirat, katumbas ng isang malaking bundok. So yung salatul janaza pa lang ay meron ng reward. Ngayon, paano kung hindi ka nakadalo sa janaza pero dumalo ka sa tashyi o ittiba'ul janaza, nandun ka, nakilibing ka, may reward ka pa rin. At anyway, pinahintulutan naman na kung hindi ka nakapagsala ng salatul janaza doon sa masjid o kung saan mang lugar, unang ginawa ang salatul janaza para doon sa namatay. Kasi pwede nga gawin ng salatul janaza kahit hindi sa masjid, di ba? Pwede sa ospital pa lang, magsalatul janaza na kayo. Kung di ka pa nakapagsalatul janaza, pwede kang sumabay din sa mga tao doon na magsasala ng janaza para sa kanya sa libingan, sa makbara. So may pagpapahintulot dito para sa sino man na hindi pa nakapagsala ng janaza. Wayan bagilil muslim ida alima biwafati ahadim minal muslimin
anyakruja lihamli janazatihi wassalati alayhi wadafnihi. Marapat para sa sinumang Muslim na kapag nabalitaan niya ang pagkamatay ng sinumang Muslim na siya ay lalabas patungo doon sa janaza at sabot ng kanyang kakayanan ay tutulong siya sa pagbubuhat nito at sa pagsasala nito at paglilibing nito. So unang nabanggit dito yung pagbuhat kasi lahat ng pagbuhat sa janaza ay merong gantimpala. Hindi lang yung janaza pagkatapos na ito ay mapaliguan o madamitan. Yung palang bubuhatin yung patay patungo sa magsala, bubuhatin yung patay galing sa ospital, galing sa punerarya o kung saan man, yun palang ay meron ng gantimpala. Yung patay, ano man yung gawin mo doon, kumbaga yung ang pagbuhat yung pinag-uusapan dito, meron ng reward yun. Okay? Doon palang nagsisimula na yun, inshallah. Doon palang nagsisimula. So, limbawa, may namatay sa bahay at kinuha yung bangkay niya doon sa bahay niya, doon pa lang meron na yung gantimpala. Kahit hindi pa nahuhugasan o nababalot yung patay na yun. Kaya unang binanggit dito yung hamlul janaza. At yung sala sa kanya pagkatapos nito, syempre, pagkatapos na ito ay mahugasan at madamitan, mabalot. Ngayon, bakit hindi na binanggit dito yung paghugas at pagbalot? Kasi ang tinutukoy dito, yung mga gawain na pwedeng maraming Muslim ang dadalo rito. Eh, hindi naman pwedeng marami yung maghuhugas. Hindi rin naman marami yung magbabalot dito. Okay, konti lang. Sapat na yung magawa ito ng ilan sa mga Muslim. Kahit isa lang. Basta natupad ang kifaya, natupad ang pagiging sapat ng pagkakatupad ng obligasyon na yun, yun ay sapat na para sa pangkalahatan ng mga Muslim sa jamaa, sa pamayanan o sa lipunan na yun. At yung paglilibing, so binanggit din dito, kasi maramihan ng pwedeng gumawa nito. At yung paglilibing, syempre, hindi rin naman ibig sabihin nito na lahat kayo may dalang pala. Okay? Ang tinutukoy dito na dafan, yun din yung ittibaul janaza, patungo sa makbara. Okay? Kung baga nakilibing ka, meron ka na rin reward. So not necessarily ikaw yung may hawak ng pala o naghukay ng hukay, nagtabon ng bangkay. So doon pa lang sa pagdalo mo sa tashyi, meron ng reward, inshallah. Meron ng reward. So ito yung dahilan bakit yung tatlo dito yung binanggit. Pero yung paghugas at yung kafan, yung takfin, hindi na. So merong hadith iniulat ni Imam al-Bukhari, Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Meron daw limang karapatan ng muslim sa kanyang kapwa muslim. Raddus salam, pagtugon sa salam. Wa iyadatul marid, ang pagdalaw sa may sakit. Wattiba'ul janaiz, at pangatlong tinukoy yung pagsunod sa janaza. Ibig sabihin dito yung pakikilibing. Hindi na binanggit yung iba pang dalawa na nababanggit sa hadith na ito. Tumigil na ang ating mga sheikh doon sa ittiba'ul janaiz. So itong mga karapatan na ito, di ba natalakay na natin ito? Sa ibang ulat, anim. Okay, karagdagan dito kapag binati, kapag inanyayahan ka sa pagkain, dumalo ka. O kapag may nanghingi ng payo, ikaw ay magbigay ng payo. So yung mga bagay na yon ay maaaring magkakaroon nga ng iba't ibang hukom, depende sa iba't ibang pagkakataon. Okay? Sa salam, hindi wajib ang mauna kang magsalam, pero wajib tumugon sa salam. Okay? Hindi wajib yung bumati ng salam. Okay? Kaya ako, hindi naman ako palabati ng salam. Pero kung may babati sa'yo, ganun din. Wajib na nga yun. So, wajib tumugon sa salam. Ngayon nga, yung ulat tungkol sa salaf na nagbabatian sila palagi ng salam, tapos, kumbaga,
may naiulat pa yung mga sahaba, nagkahiwalay lang sila sa puno, nagbatian uli sila ng salam. So yun ay ginagawa nila, pero hindi yun obligado. Okay? Hindi tumalikod lang ako konti, babatiin na naman ako ng kambal. So hindi naman. Pero yun nga, mainam din naman yung palaging buwabati ng salam. Pero ako kasi, yun yung nakagawian namin. Yung, hindi mo kailangan batiin yung tao palagi. Nagkita lang kayo kanina, magbabatian na naman kayo ng salam. Kasi minsan, naabala yung tao, kakabati mo ng salam. Okay? Tapos may naalala pala ako na ano. Ewan ko, nakwento ko na sa inyo ito. Merong may mga tao, sablay sila magsalam eh. Di ba kailangan pag magsasalam ka, pag binati ka, babatiin mo siya ng katumbas ng pagbati sa'yo o mas mainam na pagbati. Ang nung ibig sabihin nun, kapag binati ka ng assalamu alaikum, tutugon ka sa kanya ng wa alaikumus salam, o kaya dudugtungan mo pa ng wa alaikumus salam wa rahmatullah. Mas mainam. Katulad lang, wa alaikumus salam, o mas mainam, wa alaikumus salam wa rahmatullah. Okay? Pero hindi maganda, babatiin ka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tas ang tugon mo, wa alaikumus salam. So hindi mo siya binati ng katulad na pagbati o mas mainam pa rito. So yung isa sa mga adab ng salam, kung ano yung pagbati sa'yo, batiin mo siya ng katumbas nito o mas mahigit pa. Okay, so binati ka ng assalamu alaikum, bumati ka ng wa alaikumus salam, o kaya wa alaikumus salam wa rahmatullah, o kaya wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At meron ngang dagdag na reward yun, di ba? Ayon sa hadith. So yung babati ng wa alaikumus salam wa rahmatullah, o tutugon ng wa alaikumus salam wa rahmatullah, doble yung reward niya doon sa bumati ng assalamu alaikum lang, at ganun din sa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So yung binabanggit ko na sablay bumati, meron babati, assalamu alaikum. Ando niya, magre-reply kayo, wa alaikumus salam. Kasi yung nireply ninyo sa kanya, kung ano lang yung bati niya, wa alaikumus salam. Tapos maya-maya, bigla siya sisingit. Sabi niya, di ba, assalamu alaikum, babati kayo, wa alaikumus salam. Tapos bigla siyang magsasabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. So di ba parang awkward ba? Tumugod ka na sa salam, tapos paano mo dudugtungan yun? So, may taong ganun eh. Hindi ko alam kung sinasadya ba nila yun, pero ano siya, nakakatawa siya ano, na makita. Kaya may mga tao, kung alam niyong ganun siya bumati, merong ano, may naglalag, yung merong ano, merong nalilate, kumbaga sa ano, I mean, nagahang sa computer, nagahang. Babati siya, assalamu alaikum. Huwag ka muna sumagot. Itay mo siya matapos. Saka ka, sumagot. So, yung pagbati ng salam, depende. Sunnah, mauna, wajib sumagot. Yung pagdalaw sa may sakit, sunnah ito. Pero maaari itong maging wajib kung yung mamamatay na o yung naghihingalo na yung tao na may sakit. Wajib para saan? Para sa talkin. Palalahanan siya na magsabi ng la ilaha illallah. Okay? Siyempre, pwede rin yung pagdalaw sa may sakit, ano, haram. Ating gabi na, madaling araw, kumakato ka pa doon sa bahay, tapos kinukulit mo yung tao. Tapos yung sakit naman pala niya, hindi grabe. So yung iyadatul marid, so yung pagkaunawa natin dito, marid na matinding sakit, okay? Hindi yung may gout lang, yung may gout, pinuntahan mo pa sa bahay, tapos alam mong hindi nakakalakad, kinatok mo pa ng kinatok, gusto mong lumabas ng bahay para makausap mo. Tapos galit ka pa, sabihin mo, karapatan ko na dalawin siya, o karapatan niya dalawin ko siya. Okay, so depende. At syempre, itibaul janais, so sunna ito. Kung gagawin kumbaga na ano na yung katulad na binanggit dito, ay hindi pala sunna. Yan bagi pala yung sinabi. So wajib nga. Wajib pero fardu kifaya. So ito ay fardu kifaya. Yung paghingi ng payo, ibig sabihin yung pagbibigay ng payo kapag hiningan ka ng payo. So wajib ang pagtugon sa paghingi ng payo.
yung pag-anyaya sa pagkain, sunnah na tugunin. So dito, وَيْتَأَكَّدُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ فِي جَنَازَتِهِ. At mas binibigyang diin na yung tao ay tutungo sa janasa ng sino man na walang nagtaguyod ng kanyang janasa. So paano mangyayari yun? So maaring merong halimbawa nga yung mga balik Islam na nakatira, yun nga ito yung importante talaga na yung balik Islam halimbawa, dapat kilala siya ng jamaan ng mga Muslim. Kasi paano yan, mag-isa siyang Muslim, hindi siya kilala doon sa lugar nila na Muslim pala, tapos hindi rin siya kilala ng mga Muslim doon, may Muslim pala doon sa lugar na yon, tapos pag mamatay siya, hindi siya kilala ng mga Muslim. Kaya nga, mahalaga yung makilala siya ng jamaa. Makilala siya ng jamaa ng mga Muslim nang sa gayon ay maibibigay sa kanya ang kanyang karapatan bilang Muslim, lalong-lalo kapag siya ay namatay. So kung halimbawa merong namatay na brother, so wala siyang pamilya o kaanak na Muslim, wala siyang kapitbahay na Muslim, kung kailangan puntahan yun, pupuntahan talaga yun kahit malayo. Kahit malayo. So dito nga binigyang diin, waya taakkad, mas binibigyang diin. Bakit? Kasi hindi natupad yung fardu kifaya. Hindi pa tayo umaabot sa antas na natupad yung kifaya, yung pagiging sapat. Okay, so limbawa, tayo dito, ilan tayo dito lahat? Nasa 30. Limbawa, ako, mamatay ako, so walang kuwapansin sa janaza ko. Ibig sabihin, hindi pa natutupad yung kifaya. Pero kapag merong kahit isa lang, tumupad sa kifaya, kasi malay ko ba, masama loob nyo lahat sa akin dito. Lahat galit sa akin. Tapos may isa lang na ano, nagtyaga. Si Torno. Siya na nagtyaga sa akin. Pwede na. Wala nang ano, wala nang kasalanan lahat ng taga rito, inshallah. So dito binigyang diin nga. Kasi nangyayari ito eh. Nangyayari na merong may mga namamatay na Muslim. Wala talagang magsasagawa ng janasa para sa kanila. Kung merong kahit isa lang, sapat na, inshallah. Pero nga, syempre, kung di natin alam, eh walang ano, wala tayong pananagutan doon, inshallah. At ito nga yung dilema. Paulit-ulit ko binabanggit to. Yung dilema ng mga mahilig magpasyahada. O mahilig magpasyahada, pinasyahada niya yun. Unong namatay, hindi naman niya pinuntahan para ilibing sa ano, cemetery ng mga Muslim o magawa ng janasa. Kasi wala lang, hanggang syahada lang yung serbisyo niya. Hanggang syahada lang yung serbisyo niya. Tapos meron pang iba, pasyahada ng pasyahada. Kasi kapag niyayaya na niya yung pinasyahada niya na mag-aral o magsala, ayaw mag-aral, ayaw magsala, lagi may dahilan, tapos tatawagin niya munafik, siya yung may problema nun. Siya yung may kasalanan. Ba't niya pinilit? Ba't niya kinulit yung tao na magsyahada? Kaya nga hindi magandang ugali yung ano, yung namimilit tayo magsyahada. Kasi minsan yung tao, nahihiya lang eh. Diba? May ganun tao, nahihiya. O kaya ano? Para matapos na lang. Matapos na lang. Ang kulit mo eh. Sige na nga, magsyahada na ako para makauwi na ako. Kulit ng kalbong to eh. Ganun ano. Magsyahada na lang yun. Pero wala sa puso niya yun. So hindi pwede. Yun ay isang anyo pa rin ng pamimilit. At yun nga, nakakatakot isipin na ano, paano yun kapag nilitis na siya sa araw ng paghuhukom yung taong ganito na may shahada modus nga. Shahada modus. Nakakatakot isipin. Biro mo, relihiyon ni Allah, parang ginawa mo lang negosyo, ginawang laro-laro. Yung relihiyon ni Allah na kapag miyembro ka nito, magkakaroon ka ng karapatan sa maraming mga bagay na may kinalaman sa karapatan ng mga Muslim, tapos pinamimigay mo lang kung kani-kanino. Yung fraternity nga, hirap pumasok eh. Tapos ikaw Muslim ka na. Ganun-ganun, turo-turo ka lang kung sino yung Muslim na. Nakatakot isipin kung paano yung magiging paghuhukom sa kanila sa araw ng paghuhukom. Okay? Eh okay yung ano, okay sugapa sa pagpapasyahada. Suwabe lang, inshallah. At sumunod sinabi, wala ba sa bihamliha fi sayaratin o ala dabatin? Walang problema kung yung bangkay, yung janasa, ay isasakay sa sasakyan o sa hayop.
Okay? As in literal na nakasakay sa hayop. Yung ba, kabayo, kalabaw, nasa ibabaw ng kalabaw, pwede, walang problema. O nasa karitela, wala rin problema. Nasa kotse, wala rin problema. Wala siya maidaka natil makbara, baida. Lalong-lalo na kung ang sementeryo ay malayo. Waalal mo tabi, walal mo tabi i laha al-musharaka filhamal. At yung mga sumusunod doon sa janaza, so sila ay may obligasyon din na kumbaga magpalitan o magambagan, kumbaga musharaka, hindi naman ambag na pera, kumbaga magpapalitan sila sa pagbuhat nung bangkay. Okay, pwede rin siguro magambagan kung walang sasakyan, halimbawa uupas sila ng sasakyan, magtutulong-tulong sila, pwede. So hindi lang ito sa literal na pagbuhat. وَيُشْرَعُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَقْبَرَةٍ خَاسَةٌ خَاسَةً بِالْمَوْتَى. At isinabatas na ilibing ang bangkay, yung janasa, sa libingan na espesyal para sa mga mauta, patay. So dito, parang kakaiba yung pagkakasabi. خَاسَة بِالْمَوْتَى. Espesyal na libingan para sa patay. Yung mauta kasi dito na tinutukoy, patay na tao. Okay, so dapat ililibing siya sa libingan na kilala o espesyal para sa paglilibing para sa patay na tao. At siyempre sa kalagayan natin sa Islam, libingan para sa mga Muslim. Dahil hindi maganda o hindi tama, hindi lang hindi maganda, hindi tama na ililibing natin ang Muslim sa sementeryo ng kuffar. Kahit siya pa ay ililibing sa paraan ng paglilibing ng mga Muslim, yung merong lahad, merong hukay, hindi sa nicho, hindi sa apartment, hindi pwede. Kasi alam natin na ang lugar na yun ay lugar ng shirk. Lugar ng shirk, lugar ng pagtatambal kay Allah. So dapat ilibing siya sa nakikilalang libingan ng mga Muslim. Lian na Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudfinul mauta fi makbaratil baki. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina, inililibing nila ang mga janaza, ang patay doon sa libingan ng baki. Ngayon yung baki, so bakit din dito nabanggit yung ano nga, yung mauta? Nakikilalang libingan ng mga bangkay. So yung baki, syempre matagal lang sementeryo yun. Maaring may nakalibing doon na hindi Muslim. Pero syempre, nung panahon ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inayos na nila ito na ang mga Muslim ay nailibing sa isang bahagi dito. Kasi wala rin namang problema kung libingan ng mga Muslim katabi ng sementeryo ng hindi Muslim. Katulad doon sa ano, sa Manila South Cemetery, nandun yung ano, yung libingan na pinatayo ni Isko, yung libingan ng mga Muslim nandun. Yung Manila South Cemetery, actually Makati na yun eh. Yung lugar na yun, Makati na. Pero pag-aari ng Maynila, yung lote na yun. So magkatabi sila, walang problema. Kama tawarat al-akhbaro bidalik, katulad ng kung paanong marami ang naiulat tungkol dito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inililibing nila yung mga janasa sa baki. Walam yankul an ahadim minas salap annahu dafana fi gairil makbara. At hindi na iulat sa, mula sa kahit sino sa salaf na inilibing ang sino mang bangkay nila liban pa sa libingan nga ng mga patay o libingan para sa mga Muslim specifically. Waysannul isra'u bil janazati. Sunna na madaliin ang pagdala ng janazah. Tinatalakay na natin dito yung paglilibing ha. So pagkatapos magsala, so mapapansin ninyo pagkatapos ng janaza, nagmamadali na yung mga tao pagbuhat dun sa bangkay. Kasi sun na yun. At hindi lamang sa bagay na yun, actually sa lahat ng bagay. So nagmamadali yung mga tao pagkatapos sa salatul janaza, pero actually sa umpisa pa lang dapat ay minamadali na. Kaya nga sinabi ko nung nakaraan, hindi obligado na magsala ng salatul janaza pagkatapos ng sala.
Diba, pagkatapos ng Fajar, pagkatapos ng Duhur, Asr, Maghrib, Isha, hindi. Kung magagawa ninyo na magsala agad, pwede naman, walang problema. Pero yung mga rami sa mga jamaa, ginagawa nila yun kasi para lang mabigyan ng pagkakataon yung mga Muslim na makapagsala ng janaza. Yun lang. Pero kung gugustuhin ng pamilya, halimbawa, hindi nahintayin yung Fajar na namatay yung, well, namatay yung tatay madaling araw, tapos ayaw na nila nahintayin pa yung Fajar, gusto na nila mailibing agad, pwede naman. Pwede rin, inshallah. Pero ano din, may pakinabang din, inshallah, yung paghihintay sa oras ng sala para makapagsala yung iba pa sa janaza. Anyway, yung sala naman ng janaza ay para din sa kapakinabangan nung patay. Kasi magdudua yung mga tao para sa kanya, di ba? At syempre, malalaman nila na may namatay pala o kung meron mang nakakakilala sa kanila na hindi pa nabalitaan na may namatay na pala yung kakilala nila, so doon nila mababalitaan, may ano din, meron ding manfa'a, merong saysay, merong pakinabang, inshallah. So mamadaliin ang kabuuan ng janasa. Fi gasliha wa takfiniha wa salati alayha wa dafniha. Lahat. Mula sa paghuhugas, pagbabalot, sala, at yung paglilibing, lahat ay minamadali. So merong hadith, iniulat ito ni Imam At-Tabarani, idha mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila kabrihi. Kapag namatay ang sino man sa inyo, ay huwag ninyo itong aantalain. Huwag ninyo itong ide-delay. At magmadali kayo rito hanggang sa kanyang libingan. Madaliin ninyo ito patungo sa kanyang libingan. Ibig sabihin, anumang nauna pa doon sa paglilibing, mamadaliin din. وَمَا يَفْأَلُهُ بَعْدَ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخِرٍ أَوْ اِخْتِيَارُ يَوْمٍ مِنَ الْأَسْبُوءِ تُدْفَنُ فِيهِ فَهَذَا كُلُّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ. Ito lang binabanggit ko kanina. So mayroong mga ginagawa yung ibang tao, pinagpapaliban nila yung janaza, lalong-lalo na yung paglilibing. Kasi pinagpapaliban nila ito para dalhin yung tao sa malayong lugar at dun ililibing. O kaya pipili sila ng ilang araw sa mga susunod na araw sa isang linggo upang ilibing ang tao rito. Kasi hintayin pa yung kamag-anak halimbawa. O kaya tatakbo pa yung bangkay sa Mindanao o sa lugar kung saan man nila gustong ilibing. Ito ay taliwas sa sunnah. So dapat minamadali. Kung saan mamatay yung tao, doon na siya ilibing, inshallah. Hindi na ito kailangan pa itakbo kung saan-saan. Anyway, ito na nga yung, ano, yung sinasabi ko. Yung pagbabawal sa pagdudua sa libingan. Kahit nagdudua ka para lang doon sa patay, hindi ka nagdadasal doon sa patay, hindi ka nagsishir, nagdudua ka lang sa kanya. Yun ay pagmamalabis na sa relihiyon. Kasi ang dua para sa patay, pwede mo namang gawin kahit hindi mo kaharap yung patay. Di ba? Kaya hindi mo kailangang ilibing yung patay doon sa lugar nyo para sasabihin mo, dadalawin mo araw-araw, madadalaw mo palagi. Yun ay taliwas sa sunnah. Halimbawa, merong namatay sa Saudi Arabia yung mga nag-hajj, di ba? Tapos gusto ng iba, iuwi pa rito yung bangkay, halimbawa, hindi na, hindi, doon na yun ililibing. Inshallah. Kasi wala namang saysay. Sige, ililibang yan malapit sa iyo. Gastos pa, tapos baka nagbibidaa ka na doon sa libingan nung, tapos nagdadrama ka na doon, tapos hindi ka na tuloy makamove on kasi tuwing labas mo ng bahay, yung asawa mo, nilibing mo lang dyan sa tabi ng bahay nyo. Tuwing mapapadaan ka doon, naiiyak ka o ano bang bagay. So, walang saysay, di ba? Pwede ka na magdua kahit wala dyan yung patay. Kahit nasa malayo pa. Ang problema kasi sa iba, ito na nga, impluensya ito ng kuffar actually. Yung pagdalaw-dalaw sa libingan. Impluensya yan ng kuffar. Eh. Tapos yung magdudua ka na dun sa mismong harap ng libingan, ng mahal mo sa buhay na namatay, impluensya ng kuffar yan. Kulang na lang, magsindi ka ng kandila eh. O kaya mag-alay ng bulaklak. Parang meron nga ganyan eh. Kasi minsan, isa Montalban, napunta kami sa Montalban, may nilibing na baby. Tapos may iba pa akong simenteryong napuntahan. May ano nga akong nakikita doon, parang mga
yung mga bakas ng kandila, bulaklak. So yan ay wala sa Islam. Walang saysay. Walang saysay. Kama yusannul isra fil mashi bihada at naihamliha. So hindi pwede pagpaliban dahil kahit doon sa paglalakad. Habang ginagawa ang mga bagay na ito, mamadaliin yung bangkay pagdadala sa magsala, mamadaliin yung bangkay pagdala sa masjid para sa salatul janaza, mamadaliin yung bangkay hanggang sa sementeryo. Yun ang sunna, magmadali, hindi yung patagalin ito. So merong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, asri'u bil janazati fa intaku saliha fa khairun. Fakaira tukaddimunaha ilayhi. Magmadali kayo sa janasa dahil kung ang patay na yon ay mabuti, nagmamadali kayo patungo sa anumang kabutihan para sa kanya. Kasi kung mabuting naghihintay din sa kanya sa libingan, ba't yung panin nyo patatagalin? Waintaku sawadalika, at kung iba pa, ibig sabihin kung masama naman, fasharru tadaunahu anrikabikum. At kung masama naman yung daladala ninyong janasa, magmadali na kayo para mabitawan na ninyo. Para maialis na ninyo yung masamang patay na yun, masamang bangkay na yun sa inyong mga balikat. So parehong magmadali. Masama man o mabuti yung janasa, wala ngayon, iba na eh. Yung may namatay na vlogger, may tarpaulin, may kung ano-anong pakulo. Pati doon sa libingan, kung lang mag-concert sila doon sa libingan eh. Hindi ganun. Yung nga, lakin la yakuno isra'an syadidan. Pero syempre, pagmamadali na ito ay makatarungan, makatwiran na pagmamadali. Okay, hindi naman yung nagmamadali na ano, nadadapa na kayo, nadudulas na kayo, ano. Bal, dunal khubabi kamaktarahu ba'dal ulama. Pagkos ay ito iliban pa doon sa yun nga, yung sobrang pagmamadali, yung makatuwiran lang ng pagmamadali. At panghuli inshallah, wa alal hamilina lil janazati as-sakinatu wal waqar. So marapat para sa mga nagdadala ng janaza na sila ay panatag at sila ay nagpapakumbaba sa pagbuhat nila na ito ng janaza. So ganun magbuhat ng janaza. Hindi nagsisigawan pa kayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, may dala kang AK-47. Yung katulad ginagawa sa ano, yung mga namamatay sa Palestine, hindi ganun. Parang ano kasi, ito yung isa pa problema sa Palestine. Iba yung takbo ng utak na nila eh. Iba. Yung katulad sinasabi ko, andyan na yung kalaban, ayaw mo pa lumaban, gusto mo ma-refugee ka. Tapos ngayon pag may namamatay sila, gusto nila gagawin nilang celebrity. Shahid o ano eh. Hindi naman ganun. Hindi naman naging ganun yung mga sahaba. Diba? Namatay yung mga sahaba, ganun ba sila? Nagsisigaw sila, gumagawa ng kung ano-ano. Tahimik lang sila na naglilibing. Nagmamadali, oo. Pero yung ano, may daladala pang picture, may daladala pang kung ano-ano. Hindi na ganun. Walang ganun. Wa'adam mo raf as-sawt. Ito na nga. So tahimik lang sila at hindi nila inilalakas ang kanilang boses. Hindi yung parang nagrarally. Tuwing merong ililibing sa Palestine, laging may rally eh. Hindi ganun. La bikiraati wala bigayriha. At wala rin pagbasa. Tinutukoy dito Quran. Wala nang Quran recitation doon. Tahimik lang kayo na maglilibing. Liannahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un fi dalika. Walang napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may nangyaring ganito. Na maingay sila, nagsisigawan sila, o may rally, may nagbabasa ng Yasin. Walang ganun. Waman fa'alahu faqad khalafa as-sunnah. At sino mang gumawa ng mga ito ay sumuway sa sunnah. Ibig sabihin nakagawa ng bid'a o nakagawa ng kasalanan. Wala yajuzu lin nisa'i al-khuruju ma'al janaza. Ito na. Hindi pwede ang babae na sasama sa janaza. Maglilibing. Pero ngayon wala, kumpleto yung pamilya, ginawang outing eh. Yung paglilibing, ginawa ng outing ng barangay eh. Hindi kasama yung babae. Kung yung babae, hindi dapat, kahit nga sakin, wala sila dapat doon eh. Huwag na sila pumasok doon sa libingan. Halimbawa, hindi talaga mapigilan.
hindi mapigilan. O doon sila sa labas ng ano, ng cemetery. Okay? Kasi nilibing namin ni isa dati sa Montalban. Grabe yung iyak nung ano noon yung nanay. Kaya ano eh, may hikma kung bakit hindi pinapapasok yung babae dapat sa cemetery, sa makbara. Grabe yung iyak noon nung ano nung nanay. Tapos yung tatay nagpaputok pa ng baril. Eh pagka ganun, wag mo nang awatin niyo. Sabi mo bawal ka pumasok dito, baka babaril ka pa noon. Pero dapat alam ng tao. Ito sinasabi ko na sa inyo para hindi kayo magiging pasaway. Inshallah. Ay, yung, huwag niyong gagawin outing yung, ano, yung paglilibing. Pamabaril ka ba doon? So, merong hadith iniulat. Sino ba ito? Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Nuhina an itiba al-janais. So, sabi ni Ummu Atiyah, babae ito, Ummu Atiyah, pinagbawalan daw sila yung kababaihan na sumama sa janasa. Sumama maglibing. Pero sa salatul janasa, pwede. Fahamlul janasa wa tashi'uha khasum birijal. Ito, pinagbigyang diin pa. Ang pagbuhat sa janasa at ang pakikilibing ay espesyal para sa kalalakihan. Wa yukrahu lil mushayyi al-julus hatta tu daul janasa tu al-ard. So yung makikilibing, makruh daw na siya iuupo hanggat hindi na ililibing ang bangkay. As in, kapag gano'n, eh paano pag sumakay kayo ng sasakyan? Eh di pwede na, alam nga makatayo ka dun sa loob ng ano, loob ng kotse, di ka naman makatayo dun, di ba? Inunahan ko lang yung kambal, baka tatanong nila eh. At yun nga, lahat ng ito, linahihi sallallahu alaihi wasallam anil julusi at tatuda. Galing ito sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim din, na ipinagbawal niya na uupo o mauupo yung tao na may dala ng janasa o kaya ay makikilibing hanggang sa ito ay may libing. So ito yung bahagi na ito, alhamdulillah. Sisusunod tatalakay na natin yung paglilibing, inshallah. So dito na lang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.